Guys, welcome back to my YouTube channel. Bago mag-umpisa ang aking ikwento ang aking karanasan yung pagpunta ko dito sa bansa ng Saudi, please subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para mapanood niyo ang aking mga in-upload na video. At please guys, tapusin nyo ang pagpanood sa aking video para malaman nyo ang aking makaranasan ng pagpunta ko dito sa bansang Saudi. Noong November 2016 ako po ay nagtrabaho sa isang company sa Pasig. Bali, helper mechanic. Isang taon ako doon. Tapos nung umuwi ako doon sa amin sa Montalban, may nakita akong babae na isang recruiter. Nagkakwentuhan kami dalawa na siya pala ay nagpapalis papuntang ibang bansa. Tapos ngayon guys, sinabi ko sa kanya na wala akong pera na panggastos, pagkuha ng mga requirements para papalis pa requirements pa para papunta sa ibang bansa dito sa Saudi. Ngayon guys, yung recruiter na yon, siya ang gumastos. Yung ginastosan niya ako guys, lahat ng mga requirements sa kanya. Nung na-okay na, may passport na ako, pinapamedical ako doon sa agency kahit wala pang visa. Dinala na doon ako doon sa agency doon sa Padre Pao guys. Pagkatapos niyan guys, nagantay ako ng 6 na buwan. Nagantay ako ng 6 na buwan doon sa visa kasi wala pa akong visa noon eh. Nagtiyaga ko talaga guys. Kahit hindi ako marunong mag-drive, naglakas loob ako guys. Kasi iniisip ko na para sa pamilya. Ngayon guys, nung dumating na yung visa ko, sabi ng Arabo doon sa agency, sabi niya, lahat ng requirements papasa ko na. Ngayon, pinasa ko na guys. Tapos ngayon, nagpipidos na ko kasi nandyan na yung ticket ko. Papalis na dito sa Jeddah. Tapos guys, in-interview ako ng Arabo. Ang sabi ng Arabo, marunong ko ba mag-drive? Ang sabi ko rin guys, yes sir, marunong ako mag-drive. Kahit hindi ako marunong mag-drive guys, nilakasan ko lang ng loob. Para lang sa maahon ako sa hirap. Tapos nung time noon guys, tapos na ako nagpidos. Eh nag-flight na ako ng may flight na ako. Papunta na ako dito sa Saudi, direct flight 'yun eh. Manila to Jeddah. Nung dumating ako dito guys sa Jeddah, diretso ako ng agency, isang buwan ako doon. Tambay ako doon, isang buwan. Kasi yung amo ko dito, nandun pa sa Amerika, hindi pa umuwi dito. Nung umuwi ng amo ko, kinuha na ako sa agency. Sabi ng amo ko, pagpauwi na kami rito. Sabi niya, ikaw mag-drive. Sabi ko ng amo ko, sabi ko, hindi ko alam yung daan, sir. Eh sabi ng, pero hindi alam ng amo ko, hindi pala ako marunong mag-drive. Di ngayon, sabi ng amo ko, ah okay, sabi niya. Tapos dumating na kami rito. Pagdating namin dito guys, kinabukasan, inisin ako ng amo ko, sabi niya, okay, test drive kita. Okay, nung test drive niya ako guys, dito, dinala ako kagad dun sa highway, Ngayon, paikot yun guys, ipaikot. Yung may kurbada doon guys,
inapakan ko yung preno, accelerator ang napakan ko. Di ngayon mabilis tumakbo. Di nagulat yung amo ko, natatakot. Natatakot yung amo ko. Doon na duda na yung amo ko na hindi ako marunong mag-drive. Pero nilakasan ko ang loob doon, guys. Nilakasan ko. Mga tatlong ikot kami doon. Sa pasok kami sa subdivision, tapos highway, tatlong ikot. Sabi niya, uwi na tayo. Tapos guys, nung umuwi na kami dito sa bahay ng amo ko, sabi ng amo ko, hindi ka pala marunong mag-drive. Eh sabi ko, nakapag-drive na ako sir noon, pero matagal na panahon. Sabi niya sa... Di ngayon, sabi niya, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa loob ng isang buwan, pag hindi ka marunong mag-drive, pauwi na kita sa Pilipinas kasi sayang yung pang pasahod ko sa iyo. Sabi niya sa akin. Yung ginagawa ko guys, pinakita ko yung sipag. Dito. Linis lahat. Ginagawa ko rito. Kasi hindi pa ako kasi hindi pa ako marunong mag-drive. Lahat ginagawa ko. Pinakita ko sa kanya sipag. Di ngayon, sabi ng amo ko, okay, last chance ko na sa iyo. Papuntahin kita doon sa Alcubar, sa kapatid niya. Kasi mayroong driver doon Pilipino. Pinapaturuan niya ako doon guys, bali dalawang linggo. Ay, nilakasan ko ang loob guys. Eh dalawang linggo ako. Medyo marunong ako pero kaunti pa. Dahil nung natapos ang dalawang linggo, pinapabalik niya ako dito guys. Sa amo ko. Nung pagbalik dito, tinuturuan pa rin yan ako ng amo ko guys. Turuan ako. Pero minsan papagalitan ako ganito ganyan kasi dito na nga ako nag-aaral na mag-drive. Pero lahat guys, tinitest ko yan, pinapalabas ko sa kabilang tainga. Kasi ang sabi kasi niya sa akin, pag hindi ko matuto mag-drive sa loob ng isang buwan, pauwi na ako sa Pilipinas. Eh ganun ang ginagawa guys ng amo ko, nilakasan ko lang talaga loob. At saka importante talaga guys sa taas ang Panginoon. Nagdasal ako lagi na tulungan ako niya na matuto ako pag maniho mag-drive dito sa bansa ng Saudi para sa pamilya ko guys. Dasal ako lagi. Ngayon guys, dandahan na akong medyo marunong na ako kaunti. Marami akong naranasan guys na malapit na ako maaksidente. Pero ang Panginoong Diyos, siya ang tumutulong sa akin. Siya ang nagabay sa akin. Kasi nagdadasal ako palagi guys na huwag mo kong pababayaan Panginoong Diyos. Dahil alam ko yung pagpunta ko dito sa bansang Saudi, hindi talaga ako marunong mag-drive. Pero nilakasan ko lang ang loob ko dahil sa pamilya ko. At saka may pananalig din ako sa Panginoon guys na siya ang tulong sa akin para matuto ako. Ayun, yung natuto ako guys, natuto na ako. Natapos yung kontrata ko dalawang taon. Pagkatapos ng katapos kontrata ko dalawang taon, nakabalik naman ako dito. Bali, apat na taon ako dito ngayon. Kaya nga guys, importante talaga na Panginoong Diyos talaga na isipin natin na kayang-kaya natin, kaya. Tsaka importante dasal. Kaya ito guys, papasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil marunong na ako mag-drive. Kabisado ko na yung lugar dito sa Jeddah. Ganito guys ang
naranasan ko dito. Pero naranas ako ng grabing hirap. Pero natitiis ko yan. Tinitiis ko yan ang lahat, guys. Tinitiis ko yan lahat. Sabi ko, kayang-kaya ko to. Yan, guys. Dito nagtatapos ang akong kwento dito sa akong pagpunta dito sa bansa ng Saudi. Thank you for watching. God bless all. Merry Christmas all.